nowhere and I'm unaware of just that we got into this mess. Got so aggressive. I know we met and I'll get attention. Hey guys, welcome back to my channel. So, gagawa tayo ng another video today. But, ang gagawin natin is all about myself. 20 questions about me para mas makilala niyo pa ako or kung ano ba yung hilig ko or ano ba yung favorite ko, mga ganon. So kung napapansin niyo, may sound trip ako dito, may tumutunog dito. Kasi nga, wala akong kasama kundi yung bunso kong kapatid. Hindi ko naman yung nakakausap ng like as me, hindi ko naman siya kasing edad. So, parang nag-isip ako na mag-film na lang ako para mas makilala nyo ako. And kung napapansin nyo kung bakit ganito yung makeup ko today, kasi pinractice ko siya. And kung gusto nyo na makeup look or makeup tutorial nito, i-comment down below and gagawa natin yan. And kung mabibitin kayo today dun sa mga questions na niready ko kasi meron akong laptop dito. And dito ko kukunin yung 20 questions about me. Tapos, i-comment nyo sa akin kung nabitin kayo or what, or gagawa pa tayo ng ganito, ng Q&A about sa akin. And kung napapansin nyo rin kasi, yung background ko is iba. Hindi kasi ako sa room ko nag-film. Kasi nga yung aircon. Kasi yung aircon ko is nalipat sa may kabilang kwarto. And dito na rin ako nag-design na dito na lang ako mag-film kasi nga mainit. Summer, di ba? Wala pa rin naman pinagbago. Kasi mainit pa rin dito. Besh, mainit pa rin. So yun, nagmamaganda lang ako. Huwag nyo na pansinin yung makeup ko, ha? 20 questions na tayo. So, let's get started. Number one, what is your name? So, yung full name ko is Ibiza Francesca Factoran Samaniego. Yung middle name ko is Factoran. Yun yung galing sa mami ko. And yung Samaniego, yun yung galing sa daddy ko. So, number two, do you have any nicknames? Yung nickname ko dito sa bahay is Isay. Ewan ko kung saan siya nabuo, pero Isay yung ginawa sa akin. Di ba ang layo naman dun sa Ibiza? Di ba may mga ganun naman kasi na malayo yung nickname nila sa toong pangalan nila. Number three, place of birth. Dito ako pinanganak sa Manila, sa Valenzuela. Number four, birthday. Ang birthday ko is June 3, 2001 ako pinanganak. And I'm turning 17 next month, June 3. So, yan. Number five, what is your hair color? So, kung napapansin nyo, hindi na siya yung pure black kasi pinakulay ko siya yung sa mga mumurahin na ano sa mga kunyari sa SM yung sale doon na pang hair color. So bumibili ako noon hindi naman siya masyadong effective yung kapag kunyari nakalagay doon, 'di ba, magte-turn into brown yung hair mo. Hindi naman siya effective. So hindi na siya yung pure black na katulad dati kasi nakakulay na siya. Pero hindi naman halata na brown yung hair ko. Yan, ang gulo-gulo ng buho ko. Mukha akong duwan kasi ako nagsusukulay eh. Number 6, what is your eye color? So, syempre, nahalata nyo naman na yan. It's black. Black yung hair color ko. Alam nga namang green, alam nga namang pink. Number 7, do you have any piercings or tattoos? So, yung piercings, meron, as you can see dito, meron ako sa taas, tapos meron akong pang-apat. Kasi apat dito, apat siya, pero nagsara na yung pang-apat eh. Tapos dito, so bali lima yan, pero apat na lang kasi nagsara na nga yung sa may pinaka dito. So dito sa kabila, nagpabutas ako dito sa may... Yan. Dapat may butas din ako sa taas. Nagsara na siya. Kasi inisip ko, baka magsara to. Kaya nilipat ko yung hikaw. Hindi ko naman alam na magsasara siya. So, yung dito kasi, dalawa. Dalawa lang. Pero may balak pa ako na baka ipatatlo ko siya. Pero wala pa akong time. Kasi, pag sa mga dito, ako lang yung nagbubutas niyan. Pero pag sa taas, hindi. Pinapapiercing ko siya sa mall. Number 8. Do you play any sports? So, sa sports, I do basketball. And, kaya ko rin na mag-basketball. May hika ako. Kaya,
hindi na rin ako masyadong naglalaro ngayon, pero dati nagbo-varsity ako sa school. Eh, sinusumpong na yung higa ko, kaya hindi na ako pumapasok sa mga varsity. Pang number 9, what is your favorite movie? So, para sa akin kasi, yung recently na pinanood ko na nagustuhan ko talaga is My Perfect You. Yung kila Pia Wurtzbach tsaka kay Gerald Anderson. Kasi ang ganda ng twist ng story, guys, panoorin nyo. Pero, ang pinaka-gustuhan ko talaga ng movie is yung sa Katniel. Yes, fan talaga ako ng Katniel. Since 2011, nung dun pa lang sila sa Growing Up, is gusto ko na yung love team nila. So, pang number 10 is, what is your favorite color? So, yung favorite kong color is pink, black. So, depende rin kasi minsan, di ba, sa damit, yung nagugustuhan mo, yellow, ganon. Ganon yung mga kasi. Tapos, ganito yung mga gusto kong design ng damit ngayon. Ewan ko kung bakit. Number 11, single or taken. So, yan, single ako. And, kakatapos ko lang sa isang relationship na hindi nag-work. Kasi, bata pa naman ako, marami pa naman dyan. And, sinasabi ko lang sa inyo, kasi, huwag mo na kayo mag-love life. Nakakapagod lang yan. So, yun. Mahalin nyo muna yung sarili nyo. Kung magkahugot-hugot pa ako dito, di ba? Pang number 12, what is your favorite ice cream flavor? So, yung gusto ko kasi sa ice cream or sa milk tea, basta cookies and cream or caramel. Yun. Gusto ko yun. Grabe, hinahanap ko talaga yun pag sa ice cream, sa milk tea, yung mga ganun. Number 13, are you a dog person or a cat person? So, obvious naman, hindi ako mahilig sa cats, mas mahilig ako sa dogs. First time kong magkaroon ng dogs kasi, dogs, parang ang dami, di ba? First time kong magkaroon ng aso, is galing siya dun sa past relationship ko. And, siguro yung buhay niya, 3 months lang, kasi hindi siya napabakunahan ng kulang yung vaccine niya. Kaya, mabilis siyang namatay, tapos hindi pa siya na-deworm. Kaya, siguro dun yung dahilan nung namatay siya. So, mag-insert ako ng picture dito, para makita niyo siya. And, yung bago kong aso ngayon is si Snow. Yan. Siya yung bago kong inaalagaan ngayon. So, insert ko na lang din yung picture niya dito para makita niyo siya. Pang number 14, would you ever consider living abroad? So, para sa akin, hindi madali kung titira ka sa ibang bansa tapos iiwan mo yung mga pamilya mo dito. Or siguro, pwede na titira ako sa ibang bansa pero kasama ko yung family ko, ganon. Kung yung work ko naman is dito, syempre dito ako. Pero kung, di ba, kung sakali na yung work ko sa ibang bansa, syempre mas gusto ko na sa ibang bansa. Syempre yung kita mo naman dun is para sa family mo naman, di ba? Number 15, have you ever been in a beauty pageant? So, ako kasi, parang once na-invite ako sa may Saitude Court. Yun nga, yung sa beauty pageant, pinapasali nila ako sa ganun. Tapos yung interview, ganyan-ganyan. Yung time na yun, parang kami ni Mami, hirap kami sa pera, kumbaga, pinaproblema namin yung, syempre, yung gown mo doon. Tapos, nalaman ko din na natin tuloy yun. Basta sinali na ako sa mga beauty pageant, pero hindi lang natutuloy. Pang number 16, what time do you usually get up in the morning? So, ako kasi, hindi ako yung morning person na napakaaga mong gumigising. Kasi, kunyari, yung tulog ko, 10. Siguro 10 yung pinakamaaga kong tulog. Tapos magigising ako mag-9, mag-10, ganun. Tapos parang sa akin kasi, ha? Share ko na sa inyo. Kasi minsan kasi,
kaya ko talagang matulog ng ano, ng buong magdamag, as in buong araw. Basta wag mo, kung gigisingin mo ako, syempre, gigising na ako. Ganun si mami. Kaya pag mga bandang 8 or 9, ginigising niya na ako na, "Hoy, tanghali na, guwangan ka na," mga ganun. Tapos, siguro gigising lang ako nung maaga pag yung may pasok na, o kaya may gagawin talaga ako nung umaga na yun. Doon lang ako gigising ng umaga. Pero usually talaga, mga 10 or 9, 11, ganun, 12, minsan, depende sa pagpupuyat ko. So next, pang number 17, what is the first time you were allowed to put on makeup? So, sa akin kasi, nung parang nagustuhan ko na mag-apply ng makeup is, magsi-16 na ako. And si mami, parang, nung una, ayaw niya pa, syempre, bata pa naman yung ganun. O kaya, parang ang pangit pa, di ba, pag yung pack na pack. Pero hindi ako nagme-makeup nung ganun, yung full face. Hindi ako nagagano na makeup. Ano lang, lip tint. Yun lang talaga yung pinakahilig ko eh. Basta may lip tint ako and polvo, yun lang. Pero yung ganito, yung sinasabi dito sa questions na put on makeup, pang full face na siya, ngayon lang, ngayong 16 na magsa-17 na ako, dun lang ako naghilig sa pag-makeup ng like may kilay, may eyeshadow, may lipstick, may blush on. Neto lang. So, pang number 18, what app do you use most? So, ang ginagamit ko palagi is Instagram and Twitter. Dun lang ako palagi nag-i-stick. Since wala naman ako nakakausap, yung messenger ko, minsan hindi ko na siya nabubuksan or yung Facebook ko, hindi ko na siya nabubuksan. So, yun, Instagram and Twitter, yung mostly na binubuksan ko kapag hawak ko yung cellphone ko. So, yung pang 19, how often do you skip breakfast? So, hindi ako, sinabi ko sa inyo, hindi ako morning person, di ba? Hindi ako nagbe-breakfast. Kahit pumapasok ako, hindi ako mahilig mag-breakfast. Siguro, ano, yung lalo kapag gising ko, di ba, kailangan magbe-breakfast na agad, ganun. Hindi ako agad nagpupunta sa lamesa para kumain. Sinasabi, alam na ni mami yun na kapag kakain na pag-breakfast, hindi talaga ako kakain. Pero depende sa food or depende sa mood ko kung kakain ako. So yung pang 20 is, hindi na ako naglagay ng question dito. Gusto ko na lang i-share sa inyo kasi nga, bago pa lang naman ako sa pag-YouTube, wala pa naman kayong idea sa akin or wala kayong description kung ano ba talaga or anong background story ko, ganun. So, yung pang 20 ko is, gusto kong i-share sa inyo na kasi yung family ko, hindi kami buo. Broken family kami. And dati, hindi ko siya nadadala ng tama. Parang dati kasi, may time na kung ano-anong ginagawa ko, ganun. O kaya, late ako umuwi, ganyan. So, hindi ko to sinishare ha, para gayahin nyo yung sa mga broken family. Sinishare ko to sa inyo kasi yun yung natutunan ko. So, kapag broken family kayo, it doesn't mean na broken family na rin kayo in the future. Siyempre, kayo mas gusto nyo na sana in the future buo yung family ko or hindi matulad sa pinagdaanan ko. Yung ganon. Pero huwag nyong papabayaan yung sarili nyo or huwag nyong sisisihin yung pamilya nyo kung bakit kayo nagre-rebelde. Kasi ginusto nyo yun na gawin. Tsaka yung tip ko sa mga broken family na palagi nilang iniisip na parang, syempre, di ba may times na magkakaroon ka ng kapatid sa part ng daddy mo, sa part ng mami mo, which is yun yung na-experience ko na yun. Bayan mo, papahaba yung video dahil dito. Na-handle ko siya ng maigi kasi sinasabihan din ako nila lola ko, nila mami, nila daddy. Kasi yung mami ko tsaka daddy ko, kahit naiwalay na sila, close sila. Tsaka yung stepmom ko, tsaka yung stepdad ko, close sila. Kumbaga, hindi ko na-experience yung mga katulad ng ibang broken family na pag-aagawan yung time mo o kaya kailangan ganitong araw nandito ka, ganyan. Yung parang, pinapagsalit-salit ka nila. Kasi nga, broken family, di ba?
So yun, ang number one na natutunan ko dun is wag mong pababayaan yung sarili mo just for that na sinasabi mo na broken family. Eh, ikaw din naman yung mahihirapan, di ba? Paano yung the future mo? Parang yun na lang yung isipin mo. Dapat maganda rin yung future mo. And wag kang sabak ng sabak sa love life. Kasi hindi sagot yung pagla-love life or pagbubulakbol or paggagawa mo ng kung ano-ano dyan. Siyempre, pag nagre-rebelde ka, di ba? Yung dun ka na matututo na uminom, na mag-yosi. Pero hindi mo na dapat yun gawin. Kasi nga, di ba? Hindi naman makakabuti yan sa'yo eh. Diyan yung kapatid ko. Ito, yung kapatid ko kay mami. So yun, mas lalo lang kayong mapapasama kung gagawin nyo yun. And yun lang guys, ayoko nang pabain pa yung video na to. And sana nag-enjoy kayo. Please subscribe to my channel and like this video. To say to them, like this video. No. yun lang, share this video. Kung may natutunan kayo or may nalaman na kayo about sa akin. See you on my next vlog. Bye!